What's up? Good day mga kasiging. Ngayong araw wala akong biyahe ngayon kay MC Taxi, no? So may lakad ako ngayon, bali pupunta akong Pasig. So ngayon magtuturo tayo ngayon sa Google Map always. Kasi marami pa rin nalilito dun mga kasiging, no? So habang nakatambay nga ako dito kanina eh, nagbabasa-basa ako ng mga comments. So dito may comments ka pala dito sa isang video na rin. Paano malalaman kung aakyat ng bridge o hindi? Paano ililihis si Waze Express dahil motor lang yung gamit ko? Ayun, ayan yung mga comment dito sa video na rin mga kasiking. Grabe, naligaw-ligaw ako sa Google Maps. Di makita idol kung paakyat ba ng tulay o hindi. Sana tinuro mo boss mga arrow sign kung pataas ba o pababa ang daan. Dahil doon maraming nalilito na rider. So ayun po yung mga tanong at mga comment na ating gagawa ng video ngayon mga kasiking, no? Yung kulay puti na sign sa gitna, ibig sabihin yan, dyan ka lilihis o liliko. Sa taas, ito yung arrow sign. Regardless kung saan ito nakaturo, dun ka pumasok na lane. At makikita nyo din dyan yung meter distance. Habang approaching kayo sa lilihisan nyo na daan, bumababa yan. 100 meters ahead, may time ka pa mag-isip or mag-decide kung saan ka papasok na lane. Make sure lang din natin na tumingin sa mga road sign gaya ng pangalan ng kalsada at i-match lang natin ito sa navigation na gamit natin. Pansinin nyo mga kasiking yung kulay white na sign, nakalihis siya pa kanan. At makikita nyo din siya sa taas yung arrow sign, nakalihis din siya pa kanan. Ito yung Kalayaan overpass, ito naman yung Paidsa. Dahil Paidsa ako, kaya lilihis ako dito pa kanan. Dito, liliko naman ako, Paidsa. Nakikita nyo yung sign na kalihis siya pakaliwa. Kaya dito na ako pumuesto. Dito mapapansin nyo naman yung arrow sign nakaturo siya palihis pa kanan. Dahil papunta akong Paranaque kaya lumihis ako pa kanan. Pag diniretso ko kasi yung daan kanina papuntang Pasay yun. Mag-focus po kayo dyan sa may kulay puti na sign sa navigation nyo, Waze man yan or Google Map. Tingnan nyo din yung arrow sign sa taas kung saan siya nakaturo. Silipin nyo din lagi yung meter distance para matansya nyo kung malapit na kayo sa lilihisan nyo o lilikuan nyo. At higit sa lahat, ugaliin natin magbasa ng mga road sign gaya ng mga pangalan ng kalsada para sigurado ka sa papasukan mo na lane. At ganun lang po tumingin ng sign kay Waze. Same lang din kay Google Map yan mga kasiking. Sana nagets nyo yung paliwanag ko at sana nakatulong ito. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, share nyo na lang po. Subscribe na din para updated ka kapag may bago pa akong upload na video. Once again, this is Vin as Vin Seeking TV. See you on my next vlog and peace out.